Ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing doktor na-convict na po. Eh, wag naman po. Alam mo, huwag mo pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun, yung kaso mo ang ayusin mo. Talaga napakasinungaling nitong taong ito. Today, we are going to continue to discuss the alleged PDEA leaks. Can we be sure if the video that is going to be presented before the committee is totally unedited? Knowing this person who has a lot of criminal record. Parang hindi naman maganda yung sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan. Ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador. No, na-convict na po. Wag naman po. Alam mo, Mr. Morales. Senator Jinggoy, please. Huwag mo pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun, yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, at ako hindi... Order. Please, silence. Una, Mr. Morales, please do not question Senator Jinggoy dahil trabaho niya yan bilang senador at vice chairman ng committee na magtatanong sa iyo. Insulting yan on the part of this committee. Hindi lang sa person ni Senator Jinggoy, pati ako as chairman, para bang harap-harapan, pinapahiya mo yung committee. Mr. President and Mr. Chair, if we continue to listen to all his alibis and all his lies, imagination, baka mawala yung kredibilidad ng hearing na ito. To vet our resource person, hindi katulad nito na paniniwalaan natin na marami palang kaso. Nakita ko sa isang interview mo na sinabi mo na ako raw ay hindi marunong mag-imbestiga. Am I correct? Yun po yung opinion ko, Your Honor, dahil doon sa nakikita kong takbo ng... Bakit sayang ang bayad? Oo, ginagawa ko. Tinutupad ko ang aking sinumpaan tungkulin bilang inyong senador. At kine-question mo ba ang 15 milyong Pilipino na bumoto sa akin? Yun po yung opinion ko, gawa nang ako po ay isang investigador. Ang investigador po, nag-extract po ng information pang makuha mismo yung ninanais dun sa subject matter. Kagaya po ng ginagawa natin ngayon, ako po ay nagsasalita lang bilang sa aking opinion at bilang dun sa aking karanasan bilang isang investigador. Kapag ako po ay kaharap ng isang iniimbestigahan, inisikap ko po na makuha ko yung sustansya na kinakailangan patungkol po dun sa hinahangad kong resulta. Ako po, hindi po kailanman na may personal o kumakalatkad o naghuhusga sa pagkatao ng kahit na sino, lalo na yung mga naimbestigahan ko, talagang mga kriminal. Yan ang opinion mo.